Kasama na natin ngayon ang Executive Director ng Colaico Foundation for Education, si Ginoong Armand Benco. Director, magandang umaga po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng ating tagapakinig, Cheska at Sir Angelo. Morning. Anong pwedeng pasukan ating negosyo ngayon, Sir Armand? kung may natitira pa sa itatabi nila. Ano yung po pwedeng pang-investa natin? Well, hindi na lingid sa kaalaman at sa ramdam ng ordinaryong Pilipino, miskin ang Pilipinong may pera, tumataas ang presyo ng bilihin, ang presyo ng diesel, gasolina, kumakatok na sa halos 100 pesos per liter. Bakit yun ang una kong hinalimbawa na pagtaas ng presyo? Kasi because of mobility, goods and services, mga produkto o mga serbisyo na tinatangkilik natin, kahit papano ay may input doon ang halaga ng krudo dahil mula sa yung sinasabi nila, Sir Angelo, yung farm to market road o yung farm yung sa kalye, sa kalsada, meron sasakyan na gagamitin para madala yung ani doon sa markado or mga serbisyo na kakailanganin yung gasolina input. So ito, tumaas ang presyo ng bilihin, halos lahat, ang inflation, yung sukat ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, nasa halos pinakamataas sa nakaraang tatlong taon. Tama, oh, nakaraang tatlong taon. Kaya yung bukang bibig natin, meron pa bang may ipon dahil sa taas ng presyo ng bilihin? Siguro ang sagot dyan, kailangan pa rin mag-ipon. Mm-hmm. Dahil nga doon sa realidad na yung 100 piso mo last year, kung anong nabibili ng 100 pesos last year, kailangan mo na ng 105 pesos this year. Mm-hmm. Yung sweldo, hindi tumataas hindi gaanong tumataas yung ordinaryo na jeepney driver, hindi pa rin tumataas yung kanyang singil para meron siyang pera. Pero still, kailangan pa rin maghigpit ng sinturon. Halos yung paghigpit kasi liit na ng leeg natin. Wala namang tao na mas malaki yung leeg kesa sa baywang. Mm-hmm. Pero kailangan pa rin na maghigpit ng sinturon. Ang pinaka control, kahapon nagsabi ang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo na yung papasok na governor sa bagong administrasyon starting July 1. Sinabi nga ang pinaka-obligasyon o binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi yung exchange rate lamang na tumaas na ng 10% kumpara last year. Last year, 49 pesos per US dollar. Kahapon, lumalo na ng 54. Mga 10-11% na pagtaas. Ang talagang binabantayan, yung inflation o kailangan i-manage na inflation. Ang isang paraan para ma-manage kahit papano ang inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nagtataas ng interest rate, Sir Angelo, Ma'am Cheska. Interest rate. Bukas yan. Central ng Pilipinas. Oo. Bukas yung announcement. Po? Bukas yung announcement ng bagong interest rate. Either taasan nila ng kaunti, pero malamang hindi nila tataasan ng napakataas. Mm-hmm. Taas ng interest rate. Tayong mag-iipon na mas mataas ngayon na makukuha nating interest rate. Mm-hmm. Alam niyo, mag-iipon ka, Ma'am Cheska, sa bangko. Bukin mo ang pera mo sa bangko, sa savings account, at iniwan mo ng isang taon, 1 year. Yung presyo ng bilihin, tumaas ng 5%. Mm. Yung pera mo sa bangko,
lalo na nilagay mo sa mga malalaking bangko, yung mga kilala. 0.2%. Ang sakit naman nun. 0.2 versus 5%. Yung 0.2, wala pang 1%. Wala pang kalahati ng 1%. 0.2. Babawasan pa yon, Sir Angelo. Ng tax. Ng 20% na withholding tax. Dahil magtataas ng interest rate ang BSP, medyo lalaki ngayon yon. Ngayon, may nakikita tayong mga bangko. Hindi yung mga pinakamalaki. Siguro kunin yung sponsor, Sir Angelo, dyan sa programa nyo. Yung mga nauuso na mga payment app, pagiting ko na para kunin yung sponsor. Maya, ngayon Maya na pangalan. Meron mga digital bank, CIMB. Panic, yung mga digital banks ngayon, ang inaalok nila, 5 to 6%, Ma'am Cheska. So pwedeng-pwede mong ibangga ilaban sa inflation rate. So, ang tanong ngayon, Bangko Sentral, ba't hindi nyo pataasan ng todo-todo? Ha? Gawin yung 10% ang interest rate para pag nag-iipon ako, 10% ang aking kikitain, ang inflation, 5%. Yung pagbalanse na kailangan gawin, kasi ang kapalit nun, Sir Angelo, Ma'am Cheska, yung mangungutang, yung magne-negosyo, tataas din ang interest rate. Yun po ang ibig sabihin nun. Mm-hmm. Mas konti ang magne-negosyo, yung magne-negosyo na magbibigay ng empleyo, mababawasan. Yung mag-e-expand, na maraming kakilala si Ma'am Cheska, mga nagne-negosyo na micro, small, medium enterprise, na mag-e-expand sana sila ng susunod na dalawa, tatlo, limang branch nila, hindi nila magagawa. Bakit hindi nila magagawa? Kadalasan, most of the time, ang pag-expand ng negosyo sa pamamagitan ng pangungutang. Eh kung tataasan sobrang interest rate, ibig sabihin, mataas din ang cost of money o para mag-expand ang isang negosyo na magbibigay ng empleyo, hindi magagawa. Interesting. Okay. Abangan yan. Oo. Teka muna. Best time ba ngayong mangutang o i-defer mo na muna ang pangungutang kung halimbawa nagbabalakang bumili ng bagong sasakyan o bagong bahay? Ngayon, dahil napaka, kung may makukuha ka na interest rate, kasi pag nangungutang sa car loan, maganda example mo, Sir Angelo, dahil yan yung consumer loan, yung ordinaryo na kadalasan ginagamit niyang purpose of loan. Car loan, housing loan. Pag nangungutang na ganyan, depende sa relasyon ng nangungutang sa bangko, may dalawang interest na inaalok, fixed at variable. Correct. Sabi, fixed, sa loob ng 5 taon, ito na ang interest na babayaran mo. Kung makakakuha ka ng fixed na mabababa, kumpara sa maaaring kitain o mababa kumpara sa inflation, okay lang na mangutang. Mahirap ngayon ang variable interest. Anong sabi ng variable interest? Ngayong taon, sisingilin ka ng 6% a year sa iyong taon. Pero next year, hindi natin alam ha, kasi depende sa ilalabas na meron pong mga ganyan. So, depende kung ano ang ilabas ng regulatory agency, in this case, Bangko Sentral. Delikado yan sa mga housing loan kasi kadalasan mahahaba, kadalasan yung mga meron mga variable interest. Kailangan magdedepende sa markado. Pero na lang kung it will work against you, baliktad sa inyo, kung bumaba yung interest rate tapos naka-fix ka na doon sa akala mo nung una, mababa. Ang point, mangungutang ba ako ngayon o hindi? Ang nangungutang po, dapat merong kakayanan magbayad. Hindi dahil may collateral lang siya o dahil
Yun, kadalasan may collateral. Hindi ako makautang kasi wala akong collateral. Tingnan po ng bangko, kahit sinong financial institution, number one, yung karakter ng tao. Ikaw ba karapat dapat pautangin yung pagkakataon mo? Pangalawa, yung kondisyon. Kondisyon ng negosyo, ekonomiya. Pangatlo, yung iyong kakayanan magbayad. Mm-hmm. So, kung umuutang po kayo para sa negosyo, pagpapalago, kung may magpapautang sa inyo at kaya niyo yung interest, yun lang talaga ang paraan para mag-expand o makapag-umpisa, kung paumpisaan ka man, utang always is the good. Borrowing money for business is always the good purpose, the right purpose. Okay. Siguro partner, last question ko na lang, no? Napakataas ng palitan ngayon ng dollar versus peso. Happy yung mga OFW na, natin na dollar ang sinisweldo. Pero anong effect niya doon sa simpleng mamamayan na wala naman dolyar, partner Armand? Well, mabilisan, good and bad. Basta doon sa na, ang ikot ng panalalapi mo, personal, depende sa import, depende sa labas. Pag-import, whether meron kang binibili, katulad ng krudo, again sa'yo yun, negative sa'yo yun. Dependent ka sa import eh. Eh, Sir Angelo, ito, alam niyo po yun. Yung mga inaangkat natin mga pagkain, mula sa palay, bigas, sibuyas, gulay, ngayon nga, mga karne, ini-import, o mas mahal ngayon yun. Mga naman depende sa export ang kanilang way of kumita, kasama na rin labor, ganan siya ka ngayon. Suddenly, tumaas ng 10% ang benta mo, ang kita mo, compared to last year. Kung dependent ang gastusin mo sa import, tumaas bigla ang gastusin mo by at least 10%. Hindi lang inflation of 5%. Pero ano, kulang lang oras natin, pero hindi po porke tumaas ang exchange rate ng isang bansa, problemado ang isang bansa. Sabi nga nila ngayon, sa English, baka mas maganda kayo na lang mag-Tagalog, it is more of a strong US dollar problem than a weak peso problem. Correct. Actually, kinakailangan talaga palakasin ng kailangan palakasin ng US ang kanilang value ng pera nila. Hindi lang 'yon, partner. Kaya tinataas din nilang interest rate. Mm-hmm. Para ano to? For stability ganyan, partner. Wag mo nang mangutang yung kanilang mga kababayan. Actually sa atin wala, sound pa yung mga fundamentals natin eh. Kaya lang naman tayo apektado kasi nga import dependent tayo. Anyway, pinakamaganda po pa rin ho kung meron ho kayo natitirang pera, ilagay niyo ho sa MP2. Sa pag-ibig. Ayun, agree siya, safe, partner Armand. Safe no? Na safe kayo diyan, maniwala ho kayo. Last na lang, tingin ko hindi ako magugulat kung ang Bangko Sentral ng Pilipinas mag-alok ulit ng retail treasury bonds. Ay, yung naku! Parang ito, pinapautang mo sa pag-ibig, ahensya lang kumalaan. Ang retail treasury bonds, magpapautang ka, ordinaryong Pilipino, minimum dyan 5,000 pesos, kadalasan 3 taon, 5 taon, isa sa uli nila. Ang interest rate niyan, sigurado, mas mataas dun sa inaalok ng bangko. Maraming salamat, Executive Director Armand Benko ng Colaico Foundation for Education Incorporated. Maraming salamat po. Magandang umaga.